isang nakakagulat na balita. Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon tuluyan ang namaalam sa Ikbulaga. Tila nitong May 31, 2023 nga, isang maikling na pahayag nga ang siyang iniwan ng TVJ sa kanyang solid supporters. Matapos nga matibag ang mga ito sa Ikbulaga kamakailan. Ayon pa sa tatlo na hindi umano sila na pinayagan ng Ikbulaga management na mag-live pa sa television. Kaya isang video clip na lamang ang siyang in-upload na mga ito sa naturang YouTube channel at Facebook account ng Ikbulaga. Ayon sa kanyang unang panayam, the end of an era. Pumasok po kami ngayong araw para magtrabaho, pero di po kami pinayagang umere ng new management ng live. Hindi po kami pinayagang mag-live ng new management, sabi ni Tito. Tila naging palaisipan pa din sa mga netizens at fans ng mga ito kung saan nga ba nagpaalam ang tatlong ito. Kung sa Ikbulaga nga daw o kaya sa Tape Inc. Dahil sa walang anumang binanggit pa si Vic sa naturang video na ito. Ayon kay Vic, simula ngayong araw May 31, 2023 kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Karangalan po namin na kami ay nakapaghatid ng tuwa at saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay nyo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa muli. Saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang isang libot, isang tuwa. Ayon pa sa source na ang Tape Inc. nga daw ang nagpa-produce ng Ikbulaga at pinangahawakan ito ng mga halos host. Samantala, tila madami namang netizens ang nalungkot ng mga balitaan ito. Dahil ito na nga lang daw ang pinakakaabangan nila sa noontime show dahil sa paghatid ng tulong at saya ng mga ito sa madla. Tila sa pagkakataon naman na ito ay natanong din ng ilan kung ano na nga daw ang magiging kapalaran ng tatlo. Gayong wala na ang mga ito sa Ikbulaga. Subalit usap-usapan naman sa mundo ng showbiz na isa na nga daw na sikat na artista ang kukuha sa mga ito sa ibang network. At may ilang nakakalata na baka daw si Vice Yanda na ito dahil sa pagiging close nito kay Joey De Leon. At baka daw tutulungan na rin ito at danas na ng mga itong paghihirap sa kinakaharap ngayon ng TVJ.